prosperity, fortune, and happiness. Ito ang sinasabi ng feng shui na kayang i-attract ng halaman na Japanese bamboo. Alam nyo ba mga ka-jungle, kilala din ito na tawag na Dracaena circulosa. Ang term na Dracaena ay mula sa ancient Greek na Dracaena, na ibig sabihin na female dragon. Samantala mga ka-jungle, ang circulosa naman nasa Latin word na circulus, ibig sabihin young twin. Kung makikita nyo mga ka-jungle, hindi ito ang tunay na bamboo, pero sa kanyang itsura, kahawig ito. Kaya pinagmulan ang pangalan na Japanese bamboo. Ang ating Japanese bamboo ay kinoconsider pa din bilang very unsuspicious plant, lalo na sa paglalagay sa tamang pwesto. Meron itong mga dahon na berde at linear to linear na maganda at nagkukumpul sa dulo. Nagtataglay din ito ng yellow spot, kung bakit din ito tinatawag na golden dust Dracaena. Namumunga din ito ng mga bulaklak na parabang sumasabog na fireworks. Alam nyo ba mga ka-jungle, mga ka-plantito, ka-plantita, pag namumulaklak itong mga Japanese bamboo, ay kaaya-aya ang amoy. Sumasapit ang gabi, parabang sampagita ang bango. Alam nyo ba mga ka-jungle, sa karagdagan, sinasabi na maswerte kapag namumulaklak ang ating mga Japanese bamboo na iyong inaalagaan. Dahil bihira lamang ito namumulaklak, lalo na kapag nasa paso ito at nakatanim. Yan mga ka-jungle, ang ganda-ganda ng ating Japanese bamboo, green na green. Alam nyo ba pag namumunga at namumulaklak itong ating Japanese bamboo, may swerteng paparating. Kaya i-check nyo yung Japanese bamboo nyo. Mainam na ilagay ito sa harap at labas ng harap ng terrace natin. Dahil may abilidad nito mag-air purifier papasok sa ating bahay. May mga pollutants kasi na nakakapasok sa ating bahay na makakatulong sa ating Japanese bamboo sa paglilinis sa hangin. Ayon din sa Agricultural University of Norway, ay nakakatulong din ang Japanese bamboo plant na maiwasan na magkaroon ng sipon, sore throat, at dry skin dahil sa humidity na binibigay nitong halaman na Japanese bamboo. Alam nyo ba mga ka-jungle, nung kabataan ko pa, ay nilalaro namin itong barbecue. Pero na-realize ko nung natanda na ako ay nakakasakit pala ako ng halaman. Tapos yung ibang mga kalaro ko, ginagawa itong espada at saka baril-barilan. Sa maniwala daw kayo o hindi, ang mga kawayan na plant ay malaki man o maliit na species ay isang uri na damo na kaya napakadali nitong itanim at buhayin. Pwede rin siyang indoor plant na nakakadagdag ng zen-looking touch sa kahit anong indoor setting. Ang halaman na kawayan ay nagbibigay raw ng swerte at nagbibigay ng magandang kapalaran ayon sa feng shui. Paniniwalaan ang pagkakaroon ng bamboo plants sa bahay, sa opisina ay nagdadala ng swerte, kayamanan at magandang kapalaran. Ang pinakamagandang lugar sa ating Japanese bamboo plant ay mga sulok ng bahay mo sa silangan. Maganda rin ang southeast direction. Madali lamang alagaan ang ating Japanese bamboo plant. Dapat malaki ang paso para mas madaling lumaki at para may sapat na tubig. Minsan sa isang linggo lang dapat ang pagdilig nito. Dapat din maarawan mabuti at may proper drainage ang ating paso. Alam niyo mga ka-jungle, magandang regalo ito sa New Year. Matagal din ang buhay nito, lalo na kung mahusay kayong mag-alaga. Kung tinatamad kayo magdilig, ilagay lamang ang Japanese bamboo sa banyo. Pero tandaan, kailangan nitong at least 6 hours of direct sunlight para maging maganda ang kanyang variety at lumabas ang kanyang mahusay na dahon. According to my research, bamboo in Japanese culture is a very strong plant because of its sturdy root structure. It is a symbol of prosperity in Japan. For years, people were told to run into the bamboo groves in the event of an earthquake because of the bamboo's strong roots. Structure would hold the earth together, simple and adorned, and the bamboo is also symbolic of purity and innocence. Take Awata Yona, Hito literally translate a man like a fresh split bamboo and fresh of to a man with a frank nature.
And according to my research, bamboo is found all over in Japan because of the warm, humid climate. Is well suited to its cultivation. It is frequently used in construction and handicraft. Ayan, kaya matitibay pala ang ating mga bamboo. In addition, bamboos can sometimes be successful and beautifully grown indoor, but only if you have a very green thumb. Pero alam niyo mga ka-jungle, hindi talaga ako naniniwala sa mga green thumb eh. Sa research ko lang yan. And give them adequate light, humidity, moving fresh air, and attentive observation and care. Actually, sa pagtatanim naman ng mga ganito, oo, mahirap ang pagpropagate. Pero pag maging successful talaga ang pagpropagate dito, tuloy-tuloy na po yan, magiging maganda na po ang inyong mga halaman na mga lucky bamboo. So ayan mga ka-jungle, I hope may nagustuhan kayo dito sa ating video for today na pampaswerte at mga benefits sa ating Japanese bamboo plant. Ito ay napakaswerteng halaman lalo na kapag magbulaklak ito. And if you like this video, don't forget to like and share para makita din ng ating plantito, plantita, and more positive. Ayan, nasa inyo lang po kung maniniwala kayo. Kasi nga, mas na-believe tayo sa work hard and pray. Ayan, thank you for watching mga ka-jungle. I will see you next episode because more plant, less stress.